totoo. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay Sabado, August 12, 2023. Live po tayo sa ating palatuntunang Pinoy Legal Minds kung saan ituturo po ang inyong mga karapatan at ang ating mga karapatan batay sa batas. Live tayo sa ating mga telebisyon via SMNA News, sa lahat po ng ating mga Sunshine Energy Stations buong Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga social media avenues kung saan po ninyo mapapanood globally ang lahat po ng ating mga palatuntunan. Good morning sa ating pinakamamahal at kagalang-galang na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasama natin ang ating partner sa public service ngayong umaga, si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, may buntag, sir. Hey, good morning, MJ, at sa lahat ng mga followers sa SMNI, lalo na sa Pinoy Legal Minds, at sa ating pinakamamahal na pastor, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ganda talaga ng ating opening soundtrack, no? Yes. Iba ang Pinoy Legal Minds. Ibang tono, eh. Yeah, ibang tono. Oo, at saka syempre, sadyang ginawa yan, pinagawa ng ating mahal na pastor para... Yes, thank you. Thank you, Mark, Pastor. Panalo yung mga entrada ng iba. Pinoy Legal Minds. Public service program po ito, hatid na ating himpilan SMNI. At kamusta, Kuya Mark? Super busy this week, but of course, kahit busy po tayo, may oras pa rin tayo for public service, lalo na sa programang Pinoy Legal Minds. Nako, timing kay dagag na mahaw karon. Yes. Oo. Habang kumakain kayo, pag-usapan po natin ang criminal law. Uy, pag-usapan po natin paano makalusot. Uy, kung may kaso ka, for example, may kaso ka. Paano makalusot sa krimen? Ayon sa batas. Hindi yung mga palusot na palusot lang. Mm. Paano makalusot sa isang krimen? Ayon sa batas. Yun ang pag-usapan natin ngayon, MJ. Kumbaga, depensa. Mga depensa, mm. Kung may kaso ka, paano ka makalusot sa mga kaso, paano ka makadepensa sa kaso, but ayon sa batas. So may mga circumstances sa batas na pwede kang mawalang sala. Kung may kaso ka, pwede ma-dismiss ang kaso, pwede kang ma-acquit, pursuant sa provisions ng ating revised penal code. Hindi tayo magiging Pinoy Illegal Minds. Hindi. Pinoy Illegal Minds pa rin kasi paano makalusot? Ayon sa batas. Aba! My word, ayon sa batas. Aba! sa mga nais lumusot sa mga ano dyan, batay sa batas. Oh, yes. Makinig po kayo sa ating pong live na episode ngayon pong umagang ito. Sa inyo pong mga tanong, naka-flash po ang ating text line. Sa ating call line din po, maaari nyo pong i-dial ang mga numerong niyan para direkta kayo makapagtanong. At sa ating pong mga social media stream, nakapin po doon ang Zoom link. One click away lamang at makapagtatanong kayo ng live sa ating palatuntunan. Kuya Mark, paano makalusot sa isang krimen? Ano to? Series ba to? Series po ito kasi may part 1 tayo, may part 2. But today, ang pag-usapan po natin yung tinatawag na justifying circumstance. Mm. Justifying circumstance is one of the provisions ng ating revised penal code para makalusot ka sa isang krimen ayon sa batas. Aba, simulan ko na. Ano ho bang ibig sabihin ng justifying circumstances? Ang justifying circumstances, this is one of the provisions ng ating revised penal code na nakasaad doon na yung actor act in accordance with law. Ibig sabihin, kahit may ginagawa siyang masama, kung masama man yan, is in accordance with law. Ayon sa batas. It means there's no criminal liability. There's also no civil liability. Mm. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya ayon sa batas, in accordance with law, so no civil liability, there's also no criminal liability. Aba. So, mga example nito, MJ, ito yung tinatawag na self-defense. Defense to relatives. Defense sa stranger. Yung tinatawag na state of necessity.
yung mga sa mga kapulisan po natin, yung palagi sinasabi ng ating dating presidente, yung tinatawag na fulfillment of duty or obedience of a superior order. Yun ang mga provisions ng ating justified circumstances na nakasaad po sa ating revised penal code. Paano yun kayo, Mark? Papasok dyan yung pag-iwas sa kasamaan or baga to avoid evil or injury, pero hindi ka nakakapag-cause ng damage sa iba. Parang ganon. Actually, in this justified circumstance, there is no crime. Mm. Ginagawa mo ito ayon sa batas. May right ka kasi yung tinatawag. For example, right to self-preservation. Ibig sabihin, may right ka na depensahan ang sarili mo. For example, may umatake sa'yo. Alam ka naman, tumunga ka lang doon. At magpatama. Magpatama or you will be a willing victim. Naku. Hindi naman ganon. Under the principle of self-preservation, right mo na depensahan ang sarili mo. That is one of the right. So therefore, yung ginagawa mo, wala kang ginagawang krimen. Wala kang ginagawang masama. So it means you have no criminal liability. You also have no civil liability. Alright. Malinaw yan. Lalo yung, syempre, sa mga police, Kuya Mark, magkaroon ng raid. Tapos, nagkaroon ng barilan. Alam ba naman magpabaril ang police? Oh, tama. So ito yung sinasabi na right to self-defense, right of self-preservation, and mga police, pag dinatawag na fulfillment of official duty or exercise of a legal right, then may mga injury na nangyari as a necessary consequence sa pag-perform ng kanilang mga tungkulin, yan, in that case, walang criminal liability, justifying circumstances yung tinatawag na fulfillment of duty or lawful exercise of a right. Aided na yung police officer, may full discernment siya sa kanyang mga mandato, Kuya Mark. Yes, basta of course, kailangan niya sundin lang ayon sa batas. Yung tinatawag na rules of engagement, yung right ng accused, respeto pa rin niya yung mga rights ng accused, yung tinatawag na pag may warrant of, kailangan yung warrant susundin, may schedule sa pag enforce ng warrant. So yun ang mga requirements sa batas. Basta ginagawa lang niya ayon sa kanyang tungkulin, wala siyang criminal liability. Kuya Mark, napag-uusapan natin yung self-defense. Ano bang requirements sa criminal law pag pinag-uusapan po natin ang self-defense? Tatlong requirements dyan, MJ, pag self-defense ang pinag-uusapan. Number one, unlawful aggression. Yung tinatawag na unlawful aggression, yung inatake ka, of course, may unlawful aggression. Ikaw yung unang inatake. Then second, reasonable necessity of the means employed to prevent it. So may ginagawa kang hakbang para maiwasan mo yung atake laban sa'yo. And lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Ibig sabihin, tatlo yan, MJ. First, may umatake sa'yo. Unlawful aggression. May ginagawa kang hakbang para to avoid yung atake laban sa'yo. Reasonable necessity of the means employed to prevent it. Pangatlo, hindi mo pinaprovoke or ininis yung umatake sa'yo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Kuya Mark, paano yun pag merong unlawful aggression, meaning ikaw una inatake, pero nakikita mo yung attacker, malayo pa, inunahan mo na? Ah, hindi ganun. Hindi ganun. Kasi kailangan yung unlawful aggression, may tinatawag na danger of your life. Kailangan may danger of your life. For example, may umatake sa'yo, pero ang gagawin pala niya, kurutin ka lang. Alangan mo, barilin mo. Di ba? Kailangan yung atake, unlawful aggression, to the extent na may maapektuhan yung buhay mo, may tinatawag na danger to your life. Kung yung atake laban sa'yo kasi kurutin ka lang, sampalin ka lang, hindi naman pwedeng barilin mo. Kasi sabi ng batas, unlawful aggression, kailangan may danger sa buhay mo. That's why gumagawa ka ng hakbang to avoid that danger. Kung wala namang danger, kasi ang ginagawa naman ng attacker is gusto ka lang kurutin, gusto ka lang sampalin, gusto ka lang suntukin, hindi naman pwedeng barilin mo siya and hindi mo pwedeng i-invoke yung self-defense kasi very clear ang self-defense. Number one requirement, unlawful aggression. We say unlawful aggression, kailangan may atake laban sa'yo at yung atake na yan will endanger your life or your security. Halimbawa ko, Mark, na traffic, EDSA. Yes. Tapos, sa side mirror, nakikita mo na may sumusunod na motorsiklo sa'yo. Yes. Tapos may duda ka na, uy, riding in tandem to.
nang nagkaroon ng traffic yung Mark, bumaba yung rider, may dalang baril, at sa tingin ng driver papunta sa kanya, inunahan niya na ng baril yung attack, kumbaga possible attacker. Ano yon? Self-defense? Ang self-defense, kailangan may umunang umatake sa'yo. Hindi pwedeng una kang umatake. Kailangan may unang umatake sa'yo or about to attack sa'yo, then naunahan mo siya. Yun ang tinatawag na self-defense. Ibig sabihin, bago mo invoke a self-defense, kailangan i-prove mo na may unlawful aggression. Kasi kung walang unlawful aggression, there is no necessity of self-defense. Very, very clear yan sa batas. Bago mo masabi na may self-defense, kailangan mapapatunayan mo na may umatake laban sa'yo. At yung atake na yan will endanger your life. For example, nakita mo, humawak ng baril kasi barilin ka sana. Tapos kasi magaling ka din bumaril, naunahan mo. Oh, that is unlawful aggression. So there is unlawful aggression. So ibig sabihin, bago mo siya, bago ka gumagawa ng hakbang, kailangan mapapatunayan mo sa korte na may unlawful aggression laban sa'yo. Kasi kung walang unlawful aggression laban sa'yo, there is no necessity for self-defense. Thank you, Kuya Mark. Yung lack of provocation, yan, malinaw yan, na ano, huwag mong inisin. Kumbaga, hindi ka nanguna. Hindi ikaw yung nanguna. Mm. Kailangan, dinipensahan mo lang ang sarili mo, hindi ikaw yung, hindi mo ininis, hindi mo pinaprovoke yung akusado o yung attacker laban sa'yo. Kasi kung pinaprovoke mo, walang self-defense yun. Kasi nag-away na kayo dyan eh. Kasi a self-defense, kailangan may umatake. Then yung atake na yan, walang hindi ibig sabihin na umatake yan dahil ininis mo yung attacker or pinaprovoke mo yung attacker. Thank you, Kuya Mark. Ano po ba ang mga kondisyon para masabi mo, Kuya Mark, na self-defense yung nangyari? Ang self-defense, very clear. First, may umatake laban sa'yo. Mm. Yung atake na yan, kailangan should endanger your life or your security. Kasi kung hindi endanger your life, kasi ang gusto lang pala ng attacker, curtain ka lang. Hindi pwedeng masabi na self-defense yun. Kasi very clear ang batas, bago ang self-defense, kailangan may unlawful aggression. Second, yung ginagawa mo naman na depensa, kailangan reasonable. Reasonable necessity of the means employed. Reasonable necessity, ibig sabihin, hindi naman sobra. Kung overkill mo naman yung ginagawa mo, for example, sinaksak ka isang beses, tapos saksakin mo siya ng 50 beses, hindi naman reasonable necessity yan. Overkill. Overkill yan. So, hindi matatawag na self-defense. Reasonable necessity of the means employed, ibig sabihin, kailangan yung depensa mo, kailangan reasonable lang para makaiwas ka sa atake. Hindi, otherwise, hindi na self-defense yun. And third, dapat hindi mo ininis or pinaprovoke yung attacker laban sa'yo. Si Lala Dayan o Dario Tayaben, kay Mark, mga ano natin, mga partner natin sa Hong Kong. Good morning sa mga taga Hong Kong. Hello, good morning Hong Kong. Si Mimi Lanyo may tanong, dapat po ba akong magbayad sa ginastos nung taong nasugatan kung siya naman po ang unang umatake at ako'y nag-self-defense laang, Kuya Mark? Kung mapapatunayan mo na self-defense, ibig sabihin, justify circumstance. Pag justify circumstance of self-defense, no criminal liability, no civil liability. Kasi no civil liability, it means wala kang obligasyon na magbayad. Si Verhil Parbs may tanong, paano po kung halimbawa may pumasok sa bahay namin at may dalang weapon, mga maybe baril o pataling, o sa Bisaya, sundang, pwede. Am I legally allowed to defend myself kung gagamitin ko ang firearm ko to stop the threat? Okay. Yung tinatawag na defense to property. Mm. Depende yan ha, kasi pag may pumapasok sa bahay mo, depende. Kung anong klaseng pagpasok sa bahay mo kasi inatake ka, may unlawful aggression. Pag may unlawful aggression laban sa'yo, you can defend yourself. Pero kung walang unlawful aggression, nakita mo, may magnanakaw, ninakaw yung TV mo, ninakaw yung refrigerator mo, tapos binaril mo ang magnanakaw, patay. Is it self-defense? Hindi siya self-defense. Kasi to save property, killing is not justified. Killing is only justified to save other person's lives. Ibig sabihin, pwede ka mag-self-defense, pwede mong barilin din yung isang tao kung you want to save other person's life. But if you want to save only your TV or your refrigerator, hindi yan justify circumstance. So, hindi yan matatawag na self-defense. Thank you, Kuya Mark. Kung ang isang akusado ay nagsabi ng self-defense ang isang krimen, ano bang epekto nito, Kuya Mark? Pag sinasabi ng akusado,
I invoke my right to self-defense. Ibig sabihin, self-defense yun. Doon nabaril ko si Pedro, self-defense yun. Kasi binaril niya ako, so nabaril ko din siya. Self-defense yun. Ano ba epekto sa batas doon, MJ? Ang epekto doon sa batas, di ba sabi ng batas, pag criminal law ang pinag-uusapan, the prosecution has the burden of proof to present evidence against the accused. It means the prosecution has the burden of proof to prove that the accused is guilty beyond reasonable doubt. This is pursuant sa ating saligang batas na nagsasabi that the accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Yun ang general law. But may exception dyan, MJ. Ito yung tinatawag na ma-reverse ang presumption. Ibig sabihin, pag sinabi mo self-defense, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ang pumatay. Pag self-defense, inamin mo na ikaw ang pumatay. So therefore, the burden of proof na baliktad. Ikaw akusado, in-invoke mo self-defense, ibig sabihin, ikaw na ang may obligasyon na patunayan na may unlawful aggression, may reasonable necessity of the means employed to prevent that unlawful aggression, and lack of sufficient provocation on your part. Kailangan mo papatunayan yan. Kung sinabi mo self-defense, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ang pumatay sa tao na yan. So, the obligation to prove the self-defense, pabaliktad, papunta sa'yo. Ganun pala yun kay Mark. Ganun yan. Oo. Siyempre, pag sinabi mong self-defense, naipaliwanag mo nga, Kuya Mark, na para admission of guilt yun. Inamin mo, hindi naman guilt, inamin mo na ikaw ang pumatay. Responsable. Ikaw ang responsable, but based on justifying circumstance of self-defense. Kasi sinabi mo self-defense, ibig sabihin, inamin mo na ikaw ang bumaril. Inamin mo na ikaw ang tumaga. Therefore, ang may obligasyon to the burden proof, babaliktan, papunta sa'yo. Diba dati, ang may burden proof ang DOJ or ang piskal. Ngayon, papunta sa'yo ang burden proof na papatunayan mo na may unlawful aggression. Papatunayan mo na may reasonable necessity of the means employed to prevent that unlawful aggression. Patunayan mo na may lack of sufficient provocation on your part. Kaya Mark, anong epekto sa batas kung walang aggression? Kung walang aggression, there is no necessity of self-defense. Kasi very clear ang self-defense. Bago ang self-defense, dapat may atake. May unlawful aggression. Kung walang unlawful aggression, there is no reason or there's no necessity for self-defense. Very clear yan. Therefore, pag self-defense ang pinag-uusapan, kailangan papatunayan sa korte na may unlawful aggression. Kasi kung walang unlawful aggression, ibig sabihin, walang self-defense. Si Axel Babes, may tanong, attorney, tanong ko lang po, need po ba na masagutan o masugatan muna ako ng aggressor para makonsider na mag-self-defense siya, Kuya Mark? Kailangan ba na magpambuno kami ng aggressor para makonsider na may nangyaring unlawful aggression? Hindi kailangan masugatan ka. Hindi kailangan. As long as mapapatunay mo sa korte na may danger sa buhay mo, sa life mo, may danger sa security mo kasi yung aggressor na yan nagdala ng deadly weapon. Gusto kang tagain, gusto kang barilin, pero magaling ka din magbaril, naunahan mo siya. So, pwede rin matatawag na self-defense yan. Ang ibig sabihin ng unlawful aggression, hindi kailangan natamaan ka. Kailangan lang mapapatunayan mo sa korte na may danger sa buhay mo, may danger sa security mo, kasi aatakihin ka ng akusado o yung attacker, may planong umatake sa'yo, pwede natamaan ka, pwede rin hindi ka pa natamaan, naunahan mo siya kasi magaling kang hubawak ng baril. So, hindi kailangan na tatamaan ka as long as may danger sa buhay mo. Kuya Mark, ano ang epekto sa batas kung maraming sugat ang biktima? Kung ang isang akusado naman ay nag-claim ng self-defense. So, for example, binaril ni Pedro si Juan. Pak! Isang putok lang. Ang ginawa ni Juan, self-defense, binaril niya si... Nagbalos ba? Oh. 50 putok. 50... Oh, baril. Baril. So, ang tanong dyan, is it self-defense? Sabi ng batas, ha? Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Reasonable necessity lang. It means kung binaril ka isang beses, kung gusto kang dumipensa, isa, dalawang beses lang. Pero kung inubos mo yung isang magasin, hindi na matatawag na self-defense yan. Overkill na yan. Murder na yan. Matatawag na homicide. Homicide siya.
but of course, mitigating circumstance. Kasi ang tawag doon, incomplete self-defense. Kasi may unlawful aggression, but there was no reasonable necessity of the means employed. Kasi sumobra ang depensa mo. For example, tinaga ka isang beses, ang ginawa mo sa attacker, sinaksak mo siya 50 beses. So hindi na matatawag yon na complete self-defense. Ang tawag doon, incomplete self-defense. There is unlawful aggression, but yung means employed is not reasonable. So, hindi siya matatawag na justifying circumstance. Ang tawag doon is mitigating circumstance. Si Norley Reyes may tanong, kung ang nagsak po Kuya Mark ay 13-year-old, aba, minor de edad, pero dahil considered na minor de edad, ano po ang provision ng batas sa pananagutan kung meron man ng parent o ng guardian ng nanaksak na 13-year-old? Ang parents or guardian under the family code may tinatawag na civil liability for the acts or omission committed by the minor. Provided that yung minor na yan is nakatira, living with their company, and under their parental custody, pag may ginagawa ang minor, acts or omission, either criminal liability or civil liability, or criminal act or civil act, yung parents will be civilly liable. Meaning, dubious per vitio ang liability ng mga parents, provided that yung minor nakatira sa kanila and under their parental authority. Thank you, Kuya Mark. Mayroon pang tanong dito. Ano pong ibig sabihin ng reasonable necessity of the means employed, Kuya Mark? Ang reasonable necessity of the means employed, it means tamang-tama para maiwasan mo ang atake. Enough na maiwasan mo ang atake. Yun ang ibig sabihin ng self-defense. Mm. Is it enough na, for example, may gustong sumaksak sa'yo kasi magaling ka magkarate, naiwasan mo yung saksak, tapos sinaksak mo siya ng 50 beses, 50 times, is it considered enough? Hindi. Ang ibig sabihin ng reasonable necessity of the means employed, tamang-tama lang para makaiwas ka sa atake, para hindi ka masugatan. Under the principle of self-preservation, para maiwasan mo yung danger sa buhay mo, kung sinaksak ka man isang beses, saksakin mo din siya na isang beses o dalawang beses to avoid na maunahan ka. Hindi naman ibig sabihin na may right ka ng patay na isang tao kasi umatake siya sa'yo. Hindi ganun ang ibig sabihin sa batas. Ang sabi ng batas, may right ka na depensahan ang sarili mo. Defense, hindi offense. Ibig sabihin, kung may gustong sumaksak sa'yo, pero magaling ka magkarate, naunahan mo siya, isa dalawang beses, enough na yan, para matatawag na self-defense. Pero kung sumobra naman, na overkill ang ginagawa mo, hindi na yan self-defense. Kasi overkill na, but ang tawag doon, pwede matatawag yun ng incomplete self-defense kung may unlawful aggression. But hindi siya matatawag na complete self-defense para matatawag na justifying circumstance. Lalo pa, Kuya Mark, pag umabot sa punto na napatay ng yung ano, no? Napatay niya, pero self-defense yun. Oh, pag self-defense, walang problema ang self-defense. Right mo yan under the principle of self-preservation. Self-defense, hindi siya offense. Kasi self-defense, enough lang na masugatan mo yung isang atake, yung umatake sa'yo para makaiwas ka sa atake. Hindi ibig sabihin na may karapatan ka na pumatay ng isang tao. Walang ganun sa batas. Wala kang karapatan na pumatay. May karapatan ka na depensahan ang sarili mo. So ibig sabihin, enough lang na offense, for example, isang saksak o dalawang saksak o isang putok ng baril, enough lang para makaiwas ka sa atake laban sa'yo. Pag sumobra ang pag-atake mo, hindi mo na masasabi yun na self-defense yun. Kasi hindi na yan matatawag na reasonable necessity of the means employed to prevent or avoid that unlawful aggression. Si Chunyesa may tanong kay Mark, nagsimula pong away dahil sinabi ng kapitbahay namin na ano, suntukan tayo. Mau-consider po ba yun na unlawful aggression? Hindi siya matatawag na unlawful aggression kasi, di ba sabi ko, one of the requirement of self-defense is there must lack of sufficient provocation. Paano yung sufficient provocation na nag-away mo na sila? So, hindi siya matatawag na self-defense. Second, ang tinatawag na unlawful aggression, kailangan may umatake sa'yo na danger ang buhay mo. So, it means may umatake sa'yo, magaling ka lang bumaril, naunahan mo siya. Yun ang ibig sabihin ng unlawful aggression. But we will know sa facts na yan kasi away kapitbahay yan. Hindi naman klaro ang story. But ang masasabi ko lang, pag unlawful aggression ang sasabihin natin, kailangan may danger sa buhay mo.
So kailangan mapapatunayan mo na may danger sa buhay mo, that's why napilitan ka na barilin ang umatake laban sa'yo. Kasi kung walang danger sa buhay mo, hindi pwede ka umatake sa isang attacker. Kuya Mark, may nagtatanong dito. Maganda yung tanong niya, si Oliver sa ating pong live stream. May pumasok sa bahay ko, Kuya Mark, magnanakaw, then binaril ko sa paa. May kaso po ba ako kahit walang lisensya yung baril na ginamit? First, iba yung kaso ng lisensya. Okay? Kasi dalawang kaso. Ang lisensya na baril kasi may tinatawag na possession of firearm, iba yung lisensya diyan. At iba naman yung registration of the firearm. Kung wala kang lisensya, illegal talaga yung ginagawa mo. So ibang kaso yan. Yung pagbaril naman sa paa, yung sabi ng batas, defense of property ang pinag-usapan. You have the right to defend your property. Right mo yan, but wala ka namang karapatan na patayin. Maybe barilin mo sa paa, right mo yan. As low as huwag mo namang patayin. Kasi in the first place, sabi ng batas, to save property, wala kang karapatan na patayin ang isang tao. May karapatan ka lang patayin or tinatawag na justified ang pagpatay kung may, if you want to save other person's life. Kung wala namang danger sa buhay mo, wala kang karapatan na barilin yung isang tao na to extend na mamatay siya. But pwede mo siyang barilin sa paa or sa paha, sa dito sa gilid para lang matamaan siya at mahuli siya sa pagnanakaw niya ng TV mo or refrigerator mo o ano yung ninakaw niya sa'yo. Yes, you have the right to defend your property, but you have no right to kill a person because to save property, killing is not justified. Killing is only justified if you want to save other person's life. Si Ruthie, may tanong, Kuya Mark. Attorney, isa po akong taga-subaybay na inyo pong palatuntunan. Ask ko lang po kung anong pagkakaiba ng homicide sa murder. At follow-up question, ano po bang pagkakaiba ng first, second, and third degree murder? Yung tinatawag na first, second, third degree murder, depende kung ilan yung pinatay mo. Yung tinatawag na multiple murder, parang massacre na, ibig sabihin, marami kang pinatay. But ang pagkakaiba ng homicide and murder is the means of killing. Paano mo pinatay ang isang tao? For example, nag-away kayo kasi lasing kayong dalawa, nag-away kayo doon dahil sa lasing niyo, nag-debate kayo sa politika. China versus America, yung pinag-awayan niyo, lasing kayo, usapang lasing, dahil nainis yung isang tao, nabaril mo siya. Homicide. Kasi wala kang planong patayin yung isang tao. Dahil lang sa kalasingan niyo or uminit yung ulo niyo because na-debate niyo kung saan bansa ang gusto niyong panigan. But ang murder, iba. Ang murder, kung may plano ka talagang patayin, yung tinatawag na evident premeditation. Premeditated ang pagpatay mo sa isang tao. Planado ang pagpatay mo. May, for example, overkill. For example, isa lang yung biktima. Sampo kayong lahat. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon na depensahan ang sarili mo kasi isa lang siya, sampo kayo, murder yan. Another is, for example, pinopoison mo. Hindi niya alam na yung pinainom mong kape is may halo palang poison na substance or poisonous chemical. So in that case, pwede yan matatawag na murder. Ibig sabihin ng murder, hindi mo binigyan ng pagkakataon na depensahan ang sarili ng isang biktima. Yun ang murder. Ang homicide, away-away. So, hindi planado ang pagpatay. So, ang homicide, there's still intent to kill, but iba ang method of killing compared sa murder. Mas mabigat po ba ang parusa ng murder? Ang murder, MJ, is non-bailable. Unlike sa homicide, it's bailable. Alright, standby lamang po kayo mga kababayan ha. Marami pa tayong mga ituturong tips at mga ipapaliwanag na concern sa pagbabalik ng Pinoy Legal Minds. We're glad you found SMNI News. If you subscribe to TV programs that help build the nation, then we got you covered. Watch your favorite TV shows through GSAT TV Channel 40, Signal TV Channel 186. And if you are a Sky Cable subscriber, you can watch SMNI in National Capital Region, Sky Cable Channel 160, Cebu Sky Cable Channel 37, Davao City, Sky Cable Channel 14, 43, and 46. General Santos City, Sky Cable Channel 37. Zamboanga,
Sky Cable Channel 53. Bacolod, Sky Cable Channel 37. Iloilo, Sky Cable Channel 36. Dumaguete, Sky Cable Channel 37. Baguio, Sky Cable Channel 14. And Lawag, Sky Cable Channel 10. You may also watch SMNI on digital TV in Davao City and Manila, and also in TV Plus and GMA AffordBox and over 500 cable TV affiliates nationwide. Watch SMNI on digital channels in Mega Manila, Channel 39 and 43. We are also on analog TV in Lawag, Channel 35, Isabela, Channel 37, Vegan, Channel 38, Rojas, Channel 39, Butuan, Channel 39, and Davao, Channel 43. If you're on your mobile phone, download SMNI app or visit smni.com to get the latest news, updates, and more. Also, browse through the day's top stories and receive notifications for breaking news. Watch us live on our official Facebook and Rumble accounts, and you can also follow us on Instagram, Twitter, and TikTok so you don't miss out on our extra minute segments. Wherever you decide to watch, we're glad you choose SMNI News, the home of nation builders who bravely bring truth that matters. There is no country like the Philippines. This is the most beautiful country in the world. Dapat lahat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. 365 days, 52 weeks, 8,760 hours, 24/7 uninterrupted service, all in the service of God and country. Indeed made a significant difference for the Philippines and the lives of every Filipino. But we will not stop here. This is just the beginning. We already have that image right now of SMNI. That SMNI is only standing for the truth. That SMNI and its credibility is inviolable. That SMNI and its integrity is not for sale. That is the image that SMNI right now, because credibility to us is more than a billion pesos, as long as our credibility stands. That we are telling only the truth. That's why the tagline of SMNI is truth that matters. For nation building, for upholding truth over narrative, for our beloved country, this is SMNI. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds live ngayon pong Sabado ng umaga kasama ang ating partner sa public service, Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, ano po bang batas kung ang isang tao ay inatake? Pag inatake ang isang tao, may obligation. Pag inatake yung isang tao, very clear ang sabi ng batas. Kailangan ka munang umiwas sa atake. Under the principle of self-preservation, pag inatake ka, hindi ibig sabihin na right mo na agad na depensahan ang sarili mo. As much as possible, umiwas ka muna sa atake to avoid any injury. Kung kaya mo pang umiwas. Pero kung wala ka nang kaya, hindi na kayang umiwas dahil sa sitwasyon sa that you are facing, you have now the right to defend yourself. Ito yung tinatawag na right of self-preservation. So ibig sabihin, pag may umatake sa'yo, umiwas ka muna. Tapos, pag hindi na kayang umiwas, yes, you have the right to defend yourself under the principle of self-preservation. Si JC Jorge, may tanong kayo, Mark. Attorney, kapag nakasuhan ba ang isang tao ng homicide or murder, is it bailable and may possibility po ba na ito, possibility po ba ito for parole? Walang parole. Depende kung anong kaso yan. But normally, ang parole kasi, if the penalty is 6 years and below, pwede kang mag-apply ng probation. Probation yan. But parole, maybe depende yan sa pag nakulong ka doon, kung mabait ka naman sa kulungan, yes, pwede ka magka-apply ng parole. But iba yung homicide, iba din yung murder. Kasi ang murder kasi, normally, it's non-bailable ang murder. Yung homicide,
billable ang homicide. We say normally, hindi na billable ang murder kasi may mga exception. For example, for humanitarian reason. So, kukulang ng mga ebidensya, hindi naman enough ang evidence, so pwede pa rin mag-bail. Kasi sabi ng batas, yung mga kaso na reclusion perpetua or higher is non-bailable if the evidence of guilt is strong. So therefore, kung evidence of guilt is weak naman, kahit ang kaso mabigat, pwede pa rin mag-apply ng bail. Pwede rin yan, Kuya Mark, sa good conduct time allowance, GCTA. Yes, good conduct time allowance, which we will discuss later on. Ano yung good conduct time allowance? Ano yung tinatawag na pardon? Diba maraming na-issue dyan, GCTA for sale? Yes, yeah. Tama. So, yes, sila na dapat mag-depensa sa sarili nila. Self-depensa din yan. Si Manuel, may tanong kayo, Mark. Paano po kung nakasurvive sa atake ang isang tao? Then the second time na ginawa uli sa'yo yung same, ginawa uli sa'yo ng the same person at inunahan mo na ko yung Mark, makukonsidera mo ba itong self-defense? Pag inunahan mo, hindi na self-defense kasi very clear ang batas. Mauna mo na ang unlawful aggression. Mauna mo na ang atake laban sa'yo. Inunahan ka muna, unlawful aggression. First requirement ng self-defense. Unlawful aggression. Tapos, ang ginawa mo to defend yourself, gumagawa ka ng reasonable necessity of the means employed. So kung may tumaga sa'yo, nahawakan mo yung kamay niya, tapos wala kang ibang dapat gawin, kung hindi, nataga mo din siya, yun ang self-defense. Pero kung wala namang atake laban sa'yo, gusto mo siyang tagain, planado mo pa, hindi yan self-defense. Matatawag pa kaya na murder. Bakit murder? Kasi pinaplano mo na tagain yung isang tao, that is considered murder under the principle of evident premeditation. Alright, ano po bang element kayo, Mark, ng batas? Pag dinepensahan mo ang iyong mga kamag-anak sa mga attacker. For example, kamag-anak, asawa, dinepensahan mo yung asawa mo, anak, dinepensahan mo. So ano yung mga prinsipyo ng batas? Same pa rin, requirement. First, there must be unlawful aggression. Second, there must be reasonable necessity of the means employed to prevent it. And third, kung may pag-iinis or provocation sa on the part of the person attack, yung asawa mo, siya mismo nag-iinis, ikaw nang dumipensa, dapat hindi ka kasama sa pag-iinis o pag-provoke sa attacker. So yun ang matatawag na defense to relative. So it means kung ang relative mo na dinipensahan mo, siya yung mismo ang nag-provoke sa attacker, dapat ikaw na nagdepensa, hindi ka kasama sa pag-provoke doon sa attacker. Thank you, Kuya Mark. Si Daisy, may tanong. Kuya Mark, pwede po bang magsumbong ang isang tao na naka-witness sa isang krimen? Yes. Ang witness, walang problema. Ang witness kasi sa isang mga criminal cases, there's only the basic requirement of a witness is you must have personal knowledge of the facts and circumstances of the case. Based na nakita mo, narinig mo, naamoy mo, natikman mo, it means using your senses. Kailangan, yun lang ang pwede kang mag-testify. Hindi ka pwede mag-testify kasi sinabi ni Pedro, sinabi ni Maria, sinabi ni Juan. It means, hearsay yun. It means to be a witness, dapat hindi ka marites, hindi ka chismoso. Aba. Kailangan, to be a witness, kita mo mismo, rinig mo mismo na ginagawa, na habang gumagawa ng krimen, narinig mo, paano siya sinaksak? Nakita mo, narinig mo kasi na sumisigaw yung babae nung nasinaksak. In that case, yun ang tinatawag na witness. It means in witness, kailangan may personal knowledge ka of the facts of the case. Otherwise, lahat ng testimony mo kung wala kang personal knowledge are considered hearsay. Pag hearsay, as a general rule, there is no evidentiary or probative value. Kuya Mark, pag tinitesting yung credibility ng isang witness, pag gumamit siya na, ay hindi ko lang po sure, umano na mga word, ano yan? Makaka-apekto ba yan? Yung credibility, depende na yan sa judge. Mm. As a lawyer, for example, ikaw yung nagdepensa sa kliyente mo, you have the right or obligation mo yan to quash the credibility of the witness. Quash the credibility. So, right mo yan to defend your client. But depende na yan ni judge kung paano niya tibang-tibangin ang sitwasyon ng kaso. Ang sabi lang natin, sabi ng batas, kung if you want to be a witness, kailangan may personal knowledge ka. Ang exception dyan, MJ, one of the exception, yung mga expert witness. Yung mga expert witness, for example, yung NBI expert sa handwriting, yung mga psychologists, hindi naman kailangan na may personal knowledge sila.
Kailangan lang, sabihin lang nila, based on their science of expertise. Mga taga Singapore nanonood at sa mga taga Paris, France, Kuya Mark, they're watching live. So, that's why natutuwa tayo dito sa Pinoy Legal Minds. Hindi lang pala Pilipinas nanonood ng Pinoy Legal Minds, may nanonood doon sa London, sa France, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, and even in Middle East. That's why I'm very thankful sa SMNI, lalo na sa ating paboritong pastor, pinakamamahal na pastor, si Pastor Apollo Sikiboloy, for giving us the opportunity to share our legal knowledge sa ating mga kababayan. Alam mo ba gaano kalawak ang reach natin sa ating broadcast? Yes, yes. 200 countries, 2,000 cities worldwide. Wow. So 2,000 countries, 2,000 cities. 2,000 cities, 200 countries. Countries worldwide. That's why super broad ang Pinoy Legal Minds through the power and the inspiration of SMNI and Pastor Apollo Sikiboloy. Power of the air yan, Kuya Mark. Power of the air. Yan. Ginagamit natin sa tama ang power of the air. Yes. To inspire and to educate people. Through nation building. Actually, ito ang ginagawa natin, yung pagtuturo about sa mga batas. This part of nation building. Para alam ng mga taong bayan, ano yung mga karapatan nila? Yan. Paano nila depensa ng sarili nila? Paano ang mga, ano yung mga consequences kung gumagawa sila ng kasalanan? So we are not here para nag-aral, para umaral sa mga taong bayan para paano sila makalusot sa mga ginagawa nila. Kung hindi, paano nila malaman kung gumagawa sila ng kasalanan, ano yung mga consequences na gagawin nila? At ang hangganan at parameters na kanilang mga dapat gawin. Yes, yeah, so yun yan. Alright. So that's part of nation building. Si may tanong dito kay Mark, pag dinepensahan mo naman, una ka mag-anak yung natanong. Yes. Pero ngayon naman dinepensahan mo ang hindi mo kaano-ano. Pwede rin. For example, may nakita ka habang naglalakad ka, may nakita kang sinaksak. O pasaksak pa lang sa isang tao. Mm. Then ikaw, you want to defend yung tao na yon, yung matanda na yan na naglalakad na muntik nang saksakin sa isang na yung kalaban niya, anong gagawin mo? So pwedeng tinatawag na defense to a stranger. Ang defense to a stranger, first, may unlawful aggression pa rin. May tinatawag na reasonable necessity of the means employed to prevent it. It means yung unlawful aggression, doon papunta sa depensahan mo. Then, ang ikaw naman, reasonable necessity of the means employed. And third, hindi ka dapat na-induce sa revenge, resentment, or other evil motive. Ang gusto mo lang, dumipensa sa isang tao na muntik ng sinaksak ng isang tao naman, so didepensahan mo. But kailangan reasonable necessity. For example, muntik ng sinaksak si Pedro, ikaw Juan, ang ginawa mo, binaril mo ng 50 beses, hindi na yan reasonable necessity. Kasi ang sabi ng batas, reasonable necessity of the means employed in order to prevent yung unlawful aggression. So, ang purpose ng pag-atake mo para ma-avoid yung unlawful aggression, hindi para patayin yung isang tao. Kuya Mark, ano ba epekto sa batas kung hindi present ang lahat ng element ng apitin pong natalakay na self-defense? Di ba tatlo yung requirement ng self-defense? Mm. Kung assuming isa doon mawala, except unlawful aggression. For example, reasonable necessity of the means, wala doon. Kasi instead na isang taga lang, ang ginawa mo, 50 taga, hindi matatawag na complete self-defense yun. Ang tawag doon, incomplete self-defense. Pag incomplete self-defense, self-defense pa rin, but incomplete. Kasi incomplete yan, hindi yan matatawag na justifying circumstance. Mabawasan lang yung criminal liability mo, but may criminal liability ka pa rin. Ito ang tinatawag na mitigating circumstance pursuant sa incomplete self-defense. For example, tinaga ka, ang ginawa mo, hinawakan mo yung kamay niya, tapos sinaksak mo na 50 beses, there is unlawful aggression. But overkill yung magdepensa mo. Pag overkill yung magdepensa mo, yes, there is self-defense, but incomplete self-defense, hindi siya justifying circumstance, but mitigating circumstance. Kuya Mark, ang self-defense ba ma-invoke ba yan kung dinepensan mo yung bahay sa pagnanakaw? Natalaki mo ito kanina. Oh, yung pagbahay, so for example, bahay. Don't forget, to save property, killing is not justified. Yes, you can attack to save your property, but killing is not justified to save property. But killing can only be justified if you want to save other person's life. Yun ang sinasabi ko. Si Jenner Veloso may tanong, Attorney Mark, pwede ba na gawing evidence yung text message na may mga pagbabanta? Yes.
pwede matatawag na evidence yan, ito yung tinatawag na electronic evidence. Kailangan mo lang mapapatunayan na yung tao nag-text sa'yo, siya mismo ang nag-text sa'yo. So, I think because of the registration ng mga numbers natin ngayon, that's one of the way para makita natin or mapapatunayan natin na yung nag-text na yan ay yung taong kalaban mo. Alright, thank you Kuya Mark. Kung ginampanan lang ng trabaho ng isang pulis o ng isang officer ang kanyang trabaho, makalulusot ba siya sa criminal liability? Yes, makalulusot siya sa criminal liability yung police, provided na he's just performing his official duty or in the lawful exercise of a right, then yung injury na yan is a consequence of the performance of his official duty. Like for example, yung sinabi mo kanina, yung nag-serve siya ng warrant, so performance of a duty niya, tapos pinutukan siya ng baril, so ang ginawa niya, pinutukan na din, namatay yung akusado. So in that case, he's just in the performance of his official duty, lawful exercise of a right, and the injury is a necessary consequence of the performance of his official duty. Alright, Kuya Mark, may tanong dito si Danilo Bandong. Paano pag nakakotse ka, inatake ka at may baril sa car mo, pwede mo ba siyang barilin, lalo na pag reservist yung nakakotse, Kuya Mark, pero wala siyang permit to carry firearms? Basta may atake laban sa'yo, unlawful aggression, ikaw mismo ang unang inatake, and yung atake na yan will endanger your life, will endanger your security. Yes, yun ang tinatawag na unlawful aggression. Pag unlawful aggression, pwede ka nang dumepensa sa sarili mo, but kailangan reasonable necessity lang to prevent that unlawful aggression. Huwag naman overkill, kasi pag overkill yan, baka matatawag lang yan na incomplete self-defense. Pero ang ginamit na baril, Kuya Mark, unlicensed. Unlicensed, iba naman yung kaso. So iba yung kaso. Ibang story yun. Ibang kaso yung homicide, iba yung kaso ng murder, iba pa yung illegal possession of firearm. Pero ang may hawak ng baril, reservist. Kahit reservist ka, you have no right na, kahit reservist ka pa rin, kailangan mo pa rin ng lisensya na permit to carry or permit to own that firearm. Hindi naman pwede na dahil reservist ka, pwede ka na magdala ng baril. Kasi very clear ang batas, yung reservist, walang authority na magdala ng baril except, ng mga deadly weapon, except pag may authority or permit to do so. Speaking of reservist, kami palang lahat ng reporter ng SMNI, Kuya Mark, AFP reservist. Yeah, for ako. Oh. I'm also a proud reservist of the armed forces. Oo, di-require kami ni Pastor para talagang pag anytime may gulo, matatawag, yes, kami agad ng tama. AFP. Oo, para tumulong sa bayan. Si Leonardo Montes, kung naputol mo ang kamay o daliri ng isang magnanakaw, ba, dapat lang na pumasok at magnakaw sa bahay mo, makakasuhan ka ba, Kuya Mark? Basta may atake laban sa'yo, tapos dahil sa atake mo, magaling kang humawak ng balisong, tapos nung pag ganun mo na inatake mo din yung kawatan, tapos naputol yung kamay niya, yes, justifying circumstance yan, basta huwag mo lang siyang patayin, basta mapapatunayan mo na may atake sa bahay mo, may atake para sa mga magnanakaw, then nagagawa mo yan as a reasonable necessity. Kailangan may reasonable necessity. Wala kang, to avoid it, for example, may magnanakaw. Tapos, wala kang ibang dapat gawin, kung hindi yun lang para at least ma-avoid yung pagnanakaw. Yes, pwede matatawag na self-defense yan. Pero kung may iba ka namang option para maiwasan ang pagnanakaw, wala ka namang karapatan na putulin ang kanyang kamay kahit accident yung magputol ng kamay niya. Oo, kasi syempre may iba ko yung mark para sa Bisaya ba? Para matagam ba? Ay, hindi ganoon. Kailangan, ang self-defense kasi, kailangan reasonable necessity. Wala ka ng ibang dapat gawin kung yun na lang para at least maiwasan yung atake laban sa'yo or atake laban sa bahay. Ganito na lang. May bahay ko yung mark. Ang bakod niya, may kuryente. Pumasok yung magnanakaw, pak, kuryente, patay. May liability ba yung homeowner? Walang liability. Walang liability kasi in the very first place, bakit siya pumasok doon na may kuryente? Kahit wala pa yung magnanakaw doon, may kuryente na yan. So, ibig sabihin, willing victim yung magnanakaw. Pareha din, Kuya Mark, pag ang bahay, naglalakihan yung mga aso, Kuya Mark, canine. Tapos pumasok. Pumasok. Ah, yes. Walang liability ang owner in the very first place, yung magnanakaw mismo ang pumasok. So, masasabi lang na batas, to save property, huwag mo namang patayin yung magnanakaw. Pwede mo siyang saktan konti para hindi makatakbo. Huwag mo lang siyang patayin kasi wala kang right to kill a person just to save your property. You have only, the killing is only justified to save your life. Pag may threat sa buhay mo, if you want to save your life or other person's life,
yes, killing is justified. But if threat only to your property, killing is not justified. At ano kayo, Mark? Pero yung mga aso nakapatay, walang ano? Basta pumasok siya doon sa loob, may nakalagay doon, beware of dogs. Oh. May aso dito sa bahay, pumasok pa rin yung magnanakaw. So, ibig sabihin, willing victim yung magnanakaw. Apat so, na German Shepherd. Oh, yes. Kasing laki ng tao. Oh. Tapos, patay siya. So, in that case, walang kasalanan ang may-ari. In the very first place, yung magnanakaw mismo ang pumapasok. Alright, si Rodel de la Cruz may tanong, paano kung kaso sa kaso ng mistaken identity? Uy, merong galita, Kuya Mark, na yung isang pulis nakapatay ng minor ng isang... Ito yung tinatawag na error in personae. Mm. Di ba? Iba yung sa aberratio ictus. Mm. Aberratio ictus is different from error in personae. So, I think we will discuss that in our next episode. Yung error in personae, yung nabaril mo, iba, unintended actual victim. Akala mo na siya si Pedro, si Juan pala siya, but nabaril mo na siya, mitigating circumstance. But ang aberratio ictus, binaril mo si Pedro kasi hindi ka magaling, hindi ka sharpshooter, ang natamaan mo si Jose. Complex crime of aberratio ictus, yun ang mas mataas ang penalty. Oo, kasi may nangyayari ngayon kay Mark ng mga ganyan. Mistaken identity. Tumalon yung suspect sa ilog, tapos ibang nabaril ng pulis. Akala ng pulis, yung nandun sa ilog, yun na yung suspect na tumalon. Yun ang tinatawag na error in personae. So, mitigating circumstance. Don't forget, ang sabi ng batas about the performance of duty of a police, it must be in the lawful exercise of a right. It means, kailangan sila, kailangan na absolute lawful exercise of a right. But kung negligent yung police, nabaril niya ibang tao, mitigating circumstance. Kasi wala namang intention ang police na patayin yon, maybe by accident or na nagkamalan lang na yung tao na yon. So mitigating circumstance ang police, but still may liability, mabawasan lang ang liability ng police na yan. Si Chelsea may tanong, Kuya Mark, pwede bang kasuhan yung matanda na nakapatay pero hindi naman niya sinadya? Yung pagpatay, basta napatay ang isang tao, don't forget, pag may result sa murder or result to death of a person, intent to kill is presumed. Don't forget that. In criminal law, intention or intent is presumed in all criminal cases. But except pag ang intent is part of the element of the crime. Pag element of the crime yan, kailangan mo yan i-establish. Like for example, homicide, nabaril mo isang tao, buhay. Ba't nabaril mo? Intent to kill, kailangan mong papatunayan yan. Kasi kung hindi mo mapapatunayan yung intent to kill, ang resulta ng kaso, physical injury lang. Pero pag namatay ang isang tao, intent to kill is presumed. So, hindi mo pwede sabihin, hindi ko sinadya. O, bakit namatay yan? So, it means, intent to kill is presumed pag ang resulta ng paggawa mo ng krimen, result to a death of a person. At saka, dapat talaga, Kuya Mark, alam mo yung ginagawa mo. Yes. So, especially sa mga police officers, sa mga sundalo, dahil nga may mga balita ngayon na dapat daw magkaroon ng refresher course ang mga police para hindi sila makalimpot sa standard operating protocol or procedure. Yes, tama yun. So, kailangan yan, kahit na in the performance of the official duty, but negligent sila, mali yung ginagawa nila, hindi nila ginampanan o sinunod yung rules of engagement, they can still be criminally liable. Pag mga ganyan kayo, Mark, matik may jail time yan, ano? Oh, yes. Like for example, sabihin ni police, sinunod ko lang yung sinasabi ni General. Mm. Don't forget, sabi ng batas, ha, yung obedience of a superior order is also a justified circumstance. Provided that yung order is lawful. Second, yung means employed to carry that order is also lawful. Paano kung ang order illegal pala? Mm. Maging liable ba si police kasi sinunod niya yung order ni General na illegal? Mm. Hindi pa rin. As long as si police, hindi niya alam na yung order ni General is illegal. Kasi lahat ng order ng mga superior officer, they are presumed legal. So, ang nag-question can prove that it is illegal. But all orders of the government are presumed legal. Presumed lang yan. So, who will question it? Sila ang may burden of proof na illegal pala yung order ng mga higher rank officials. Palo, pag ang order, Kuya Mark, may ganung order eh. Shoot to kill. Shoot to kill. Klaro na yan na illegal yan. Pag klaro na yan na illegal kasi wala namang right to kill a person. There's no such thing as shoot to kill. Shoot to kill if it is in the performance of duty or to defend yourself. For example, may atake laban sa'yo, ikaw police ka, may right ka na atakehin siya. Pero kung patayin mo agad, wala namang atake sa isang
sa isang criminal o isang accused, hindi mo pwedeng patayin yung isang tao. Otherwise, you can be liable of homicide or murder. Kaya Mark, ano po ang ating moral lesson sa ating paksa ngayong araw? Ang moral lesson natin dito, MJ, right to self-preservation. Ang ibig sabihin ng right to self-preservation, may right ka na depensahan ang sarili mo. But wala kang right to do offensive. Kailangan defense lang. Ibig sabihin, wala kang right na nasaktan ang isang tao. Kasi pag sinaktan mo isang tao, pwede physical injury, homicide, or murder. But kung sinaktan ka niya, tapos dinipensahan mo lang ang sarili mo, pwede yan, self-defense. Provided that yung pagdepensa mo sa sarili mo, kailangan it must be reasonable necessity of the means employed. Kailangan yung means reasonable din. For example, kung pinutukan ka o binaril ka isang beses, yes, pwede mo din siyang barilin isang beses. But kung inubos mo yung isang magasin para patayin yung isang tao, hindi mo pwede masasabi na self-defense yan. Kasi overkill yan. Very clear ang ating saligang bat ang ating revised penal code. Reasonable necessity of the means employed to prevent or repel that unlawful aggression. Alright, Kuya Mark, bukod po sa ating palatuntunan, saan po nila kayo mapapanood at saan po nila kayo marireach out? For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, TikTok, hanapin nyo na po Kuya Mark Tolentino and Rumble Pinoy Legal Minds. And you can call me for free legal advice sa 0968-881-1912. 0917-329-5353, WhatsApp or Viber. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. WeChat, wala kang WeChat? Wala. May WeChat ba? Mas mahigpit yun. Mas maganda, WhatsApp or Viber. Alright, salamat Kuya Mark. Maraming salamat sa ating kagalang-galang at butihing pastor, Pastor Apollo Siki Buloy, sir, sa pagbibigay po ng pagkakataon sa Pinoy Legal Minds na makapagbigay po ng serbisyo publiko para po sa ating mga kababayan. Next week, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.